Moy Bien and welcome sa Luto ni Moy! Okay guys! Magluluto ako ngayon ng tatlong butahe ng pang meriendang Pinoy. First na lulutuin ko ay elot. Basta Mexican food siya, which is corn na may mayo, butter, and cheese. And then the next one is fruit salad. I think that's fruit salad. Kasi yun yung ginagawa ko nung bata pa ako. Sobrang bilis lang. Ang ingredients lang nito, mangga, avocado, and banana with peanut and milk. The next one, the third one, is banana Q na Bisaya style na walang Q. Sobrang bilis lang kaya kailangan yung panoorin to. At mabilis lang gayahin, guys. Siguro mga 10 minutes makakakain na kayo ng fresh na merienda. So, lulutuin natin yan. Ituturo ko sa inyo kung paano. Sobrang bilis lang talaga niya. Pakinihin na kami. Una, ang mais. Siyempre, nilinisin natin ang mais. Ganyan, hinati-hati ko yan kasi ipapakain ko to sa office. Siyempre, hindi naman pwede isang buo dahil ang daming tao doon. Hawakan ko na, nagugas mo na ako ng kamay. Yung butter, pagkalaga, mainit pa siya. Pupunasan na natin ng butter para dumikit siya sa mais. Kasi para mas masarap, medyo maalat talaga. Ayan, tapos, yan, mayo. Ayan, may ganyan para sa luwan. Tapos, pwede igulong dito sa cheese after. Ganyan. Para mas masarap sa gano'n. So, budbura na natin na paprika. Para mas maganda dito. Para matunaw to, ito na siya. So, para matunaw to, i-microwave to para ma-absorb ng mais dun sa mga gilid-gilid. Ayan! Ready na siya! Pwede na siyang kainin. Okay, dahil summer ngayon, kaya ang susunod nating lutuin ay dessert. Pampa-refresh to kasi may na panahon. So, huwag tayong kumain ng mga chichiri ako kung ano man. So, ang kakainin natin ngayon ay mga fruits! Unahin natin, okay naman sabay-sabay, pero syempre, hindi ko naman kaya gawin yun. So, unahin natin ang banana. Avocado. Sarap. Mangga. Yummy. Haluin na natin siya muna bago ilagay natin yung milk. So, naka-ready na ng milk natin. Yan. Nakikipi pa. And guys, again, sa mga nagda-diet, di huwag nyo lagay ng milk. Kung ayaw nyo na matamis, pwede mong fruits lang with ice. Tapos, pwede ilagay na yung peanut. Hindi masyado na. Ayan, lagay na yung peanut. Depende din guys sa dami na gusto nyo. Bahala kayo kung ano gusto nyo. Tapos, ilagyan syempre natin ng ice, no? Kasi, masyadong matamis pag ano. Tapos, nakalagay na lahat ng ingredients. Pag tinikman nyo na okay na yung lasa, okay na yun. Tapos, hayaan nyo munang matunaw ng konti yung ice kasi pag ilayin nyo yung ganyan, so wala pa ng halo ng konting liquid. So, hayaan nyo munang matunaw. So, yung mga 10 minutes. Ready! Eto na ang pangatlong merienda natin. Luluto ako ng napakahirap na pangmerienda ng Pilipino. Sobrang hirap-hirap talaga. Which is banana Q without Q. Sa Bisaya, ang tawag dito sa amin, Ribusaw. Ito na po, nagkiprito na po ako ng banana. Yung saging pala, ang technique, hindi sobrang hinog kasi pag sobrang hinog, na-absorb niya yung oil. So, makakain kayo ng marami na. Pag niluto kami ng ganito, banana Q, Ribusaw ang tawag sa amin kasi hindi namin siya nilalagay yung sugar doon sa oil. So, magpapakulo kami ng tubig para magiging latik. So, latik from water, hindi yung sa oil. Kasi yung sa oil, pag na ano na siya, medyo magpait. Sobrang konti lang naman ng tubig. Ayan o. Pakuloyin muna natin siya. Pag gumulo na siya, ilalagay na natin yung sugar. Since, kung luloko tayo sa office, ilalagay natin yung sugar. Na, mga kaibigan! Luto na!
Yan yung aking banana cube version. Ate mo yung sarap. Ate na, totoo na to. Dito. Diba sarap? Sarap na sarap. Guys, pagkatapos silang pakainin at pahirapan ko yung paghirapan ko yung niluto ko. Ayan o, iniwan nila ako. Ako pa rin maghuhugas. Ang galing, di ba? Usap na sila eh. So, thank you na lang guys. Thank you sa inyo.